Bataan Nuclear Power Plant o BNPP, dapat simulan na ang commissioning sa ilalim ng BBM administration ayon kay Pangasinan 2nd District Congressman Mark Cojuangco. Iba pang mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao, tinitingnan din na pagtayuan ng iba pang nuclear power plants. Magbabalita si Eden Santos. Ito na ang tamang panahon para sa paggamit ng nuclear power plant ng Pilipinas. Sa pagdalo ni Pangasinan Representative Mark Cojuangco sa launching ng PRR-1 SATR o Subcritical Reactor ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, ay sinabi nito na 36 na taon ng overdue ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP na dapat sana ay nagbigay sa mga Pilipino ng murang kuryente kung hindi naudlot ang operasyon nito. Inaasahang muling bubuhayin ang BNPP sa ilalim ng administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inihalal ng mayorya ng mga Pilipino at isa sa mga naging bahagi ng kanyang kampanya ang pagpapababa sa presyo ng kuryente. Bigyan ng klarong mandato kasi may mandato na galing sa tao na mismo ito eh. Ginawang plataforma ni BBM to sa kanyang pagkakampanya para maging presidente, overwhelming po ang kanyang panalo. Ang ibig sabihin, ang tao, sawa na sa mataas na presyo ng kuryente, sawa na sa pamamaraan ng iba na nabigyan na po ng mahigit 36 na taon para gawin nila ang gusto nila para magmura ang kuryente, pumalpak po sila. So ito na lang po ang hindi pa nasusubukan na paraan para maging mura ang ating kuryente. E pagbigyan naman nila ang tao. Dahil tao na mismo ang nagsabi. Napakahalaga umano sa panahong ito na may ibang pagkukunan ng supply ng kuryente, lalo't patuloy ang pagtaas ng presyo ng gas at langis, bunso ng gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine na nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin at serbisyo, gayon din sa elektrisidad. Gate pa nito na malaki na rin ang ipinagbago ng mga tao pagdating sa pananaw ukol sa issue ng nuclear power plant, lalo't naging matagumpay ang paggamit nito sa ibang mga bansa. Gayunman, iminungkahi nito na dapat simulan agad ng BBM administration ang commissioning ng BNPP. Mga 4 po na taon hanggang 5 para makomission po ang isang planta. Parang patapos na yung Yes, so kaya kung talagang seryoso po tayo na patakbuhin po yan, dapat po pag-upo ay kumilos na po kaagad, gawin na po ang kailangang gawin sa ating legislatura, sa ating mga regulatory agencies. Ilan namang mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakikitang potensyal na maging host provinces ng nuclear power plants. Sinabi ng kongresista na hindi kakayanin ng isang nuclear power plant lang ang pangangailangan ng Pilipinas sa supply ng kuryente. And we need a fleet of nuclear plants, tulad po ng ginawa ng bansang France. Within 10 years, from 75 to 85, ang intention po nila ay maging independent sa fossil fuels, which nangyari po, naging matagumpay po sila doon. Pero libreng bonus po ang nakuha nila, naging pollution free po ang kuryente ng France. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag!